Kumusta mga kabomba? So, meron ako ditong unit na itong owner type Jeep. Yan. So, ito po ay na-stock ng almost 7 months na hindi ko siya napatakbo sa kadahilan ng dumating ito si Bunny. Kaya ito ay na-stock ko dahil kasi flat yung likuran na gulong natin. At nung panahon na yon ay sobrang lakas ng bagyo. Ito kasi hindi ko magamit pag buha bagyo dahil nga unang-una wala siyang trapal. Kaya napabayaan ko dito, tapos nakalimutan ko na may problema nga pala ito sa gulong. Kaya na-stuck po yung gulong natin na hanggang sa na-flat na. Kaya ngayon ay pinagtalian ko na ng aso. Makikita nyo, sobrang alikabok na po talaga yan. Sobrang kapal na ng alikabok. Ito yan, oh, sobra na. Kaya ngayon, ang purpose ng video na to sa araw na to ay susubukan kong pagganahin itong owner type Jeep ko na na-stock ng 8 months. Titingnan natin kung tatakbo pa siya. Yan. Eh, ng engine bay niya, sobrang dumi na rin, tsaka wala siyang battery kasi yung battery nalobat na rin. Kaya ngayon ay kukuha ako ng battery dito kay Bunny. Ang una natin i-check bago natin patakbuhin to ay kung may langis pa ba. Yun. May langis pa naman siya. Kaya goods na goods pa to patakbuhin. Tsaka check natin siyempre kung may tubig ang radiator bago natin patakbuhin. So, kasamaang palad ay tuyong-tuyo ang radiator. Okay, kaya yan ang gagawin natin. Lalagyan ng tubig sa radiator. Check natin si Brake Master kung meron pang langis. Oy, meron pa. Medyo malinis-linis pa naman siya. Tignan natin si clutch kung meron pang langis. Tuyo na. Tuyo na mga kabomba. Tuyo na yung langis dito. Kaya ito ay napakadali lang naman. Siyempre, check din natin yung carburetor natin kung naputi ka na ba. Oy, ayos pa. Malinis sa malinis pa yung carburetor. Kaya ang gagawin natin dito ay papatakbuhin natin. Sobrang dumi, no? Ito po ay naka-electronic na distributor na. Bali, electronic igniter na po yan. Kaya medyo mas maganda yung fire ng kuryente niya kaysa sa dati na platino. Kaya ngayon, susubukan natin patakbuhin to. In 1, 2, 3. It's my life. Yan, so ito, nakuha ko na yung battery kay Bunny. Lalagay natin dito. So, yan, nakakasa na. Negative. So, positive. Positive terminal. At negative terminal. Okay. So mga kabomba, ito pala ay kailangan to higpitan bago mo tuluyang i-start kasi pag ito ay loosen, ang tendency ay yung kuryente ay hindi ganoon kaganda dahil nga hindi siya fix. So bago ko lagyan ng gasolina, papakinggan muna natin kung mayroon siyang kahit na tick o redondo man lang. Okay. Ngayon natin. Ang dumi, oh, guys, oh. Sobro. Start natin, ha. Tignan natin kung working pa ba ang mga wirings. So, yan, ang dumi. Pasensya na, ha. Tignan natin kung mag-i-start. Cambio. Primera, segunda, tercera, cuarta. Ay, wala pala kinta to.
tapos reverse. Yan, ito ay isang 4K engine. So wala. Wala siyang ano. Wala siya kahit redondo man lang, pero gumagana naman yung electric niya. Dito na po papalo yung kamay. Diyan na. Ah, di ba? So, ang gagawin natin dito ay ang isang pinagbabawal na technique. Ano ba ang pinagbabawal na technique? So, sibo ate kung umiilaw ang ilaw, ah. Yan. Yun, oh. Umiilaw-ilaw, sarado natin. So, working po ang wiring ito. Pero, hindi gumagana ang startle. So, ang gagawin natin dito, ang paraan na pinagbabawal na technique ay itulak. So, hahanap tayo ng mga kaibigan natin dyan na magtutulak sa atin. Kaya, tara, mag-istorbo tayo. Yan, so mga kabomba, ang nangyari ngayon ay hinanginan ko rin gulong magkabilaan dahil yun ang problema natin para maitulak. Itong kabila naman ay okay naman siya pati sa kabila. Bali, sobrang tagal kasi talaga itong owner type jeep natin na na-stock dahil sa madaling salita talaga napabayaan ko talaga. At ayoko rin mangyari yun, pero nung time kasi na yon talaga sobrang lakas ng ulan. Hindi ko siya magamit for daily basis. Kaya na-stock siya. Tapos yun nga, hanggang na lowbat na yung battery dahil na-stock ng almost 1 week na lowbat na yung battery. Na-flat na yung mga gulong. Kaya ang nangyari sa kanya, ayun, na-stock na. Sinubuan ko naman na i-charge yung battery. I-start ko siya, okay naman. After that, yun na naman nangyari na napabayaan na naman siya. Hindi naman siya na-start. Kaya yun, hanggang sa ngayon, tumagal siya ng 8 months. Kaya ngayon, subo natin na patakbuhin ulit. So, lalagyan natin tubig yung radiator. Pag pinatulak natin, nahanap tayo mga kaibigan natin dito na magtutulak sa atin, mag-a-assist. Tapos, pinatakbo ko na si Bunny para mag-charge yung battery ng konti bago natin isalpak dito para at least is 80 to 90% o 100% na may laman yung battery bago natin tuluyan isalpak dito. Sana maging okay lahat, kaya panoorin nyo hanggang mamaya. So yan mga boss, ay yun nga, napansin ko na kanina yung brake fluid natin ay talagang empty, oh. Yan, talagang ubus na ubus talaga siya. Kaya ngayon, ito ay may problema to sa brake fluid system nga. Malamang may leak yan. Kaya kung mapansin, kaya kanina nung sinusubukan kong itulak, yan, oh, lusot yung clutch, wala. Kaya ngayon, namili ako ng brake fluid sa pinakamalapit na bilihan. So, ito lang ang nabili ko. Wala kasi, malayo kasi dito yung Caltex o kaya Petron. Pero, okay din naman itong Datsun na to. Pwede naman siya sa ating vehikulo. Tingnan natin. Ayan. Kapaan ko yung pedal, ha? Tingnan natin kung bubuga. Yun, oh. Oy, dahan-dahan siya nagkakalaman. Bala ng bomba. Ayan, kumapit na siya, oh. Tigas na. Paano na? Kasi ba nagtulak kasi guys, dalawang tao? So bali, yan po, nag-dextrose muna ako ng gasolina para mapanatili natin siyang tumatakbo. Ah, maganda po yung makina. Kailangan lang natin ito ipatune up ulit. Papatono yung curb, yung hangin sa atong gasolina. Tuluyan na maging okay ito. So guys, hindi ko na napakita sa inyo kung paano namin tinulak kasi sinamantala ko lang yung pagkakataon na may mga taong dumadaan.
kaya pagpasensya nyo na po sana. Pero yun lang po, tinulak lang namin dahil nga yung starter ay gumana. Yun lang naman po yung ginawa. Kaya maraming maraming salamat sa inyo at yung order ko, okay na naman. Bye bye! It's my life.